ay hindi alintana yon upang makatulong sa kay Pablo. At nakita natin dito na higit pa yung kanilang tinulong kaysa doon sa kung anong meron sila. So it reminds us lang talaga mga kapatid sa pag-aaral natin na wala tayong dahilan upang hindi tumulong, upang hindi magbigay, lalong-lalo na kung kinlaim na natin at tayo ay anak ng Panginoong Diyos, dahil we believe na Lord provide everything. And if the Lord provide everything, we should have exercise our faith, lalong-lalo na pagdating sa ating blessings, sa kung anong meron tayo. Napakaganda lang ng pinag-aralan natin ngayon, dahil alam ko naman na sa mga panahon ngayon, lahat tayo nakaka-relate sa pag-aaral na to, na lahat tayo may mga pangangailangan sa buhay, pero pinakita ng pag-aaral na to na hindi sapat na dahilan yon upang hindi tayo magbigay, lalong-lalo na sa tahanan ng Panginoon, at lalong-lalong hindi yung dahilan upang tumulong tayo sa ating mga kapatid. Maaaring ang laging priority natin sa buhay ay tumulong sa ating pamilya, tumulong sa mga malalapit na tao sa ating buhay. Pero the Lord always remind us na ibigay yung nararapat na para sa Kanya. Naunahin siya sa mga tinatanggap natin na kaloob sa ating buhay. At napakaganda ng pangako ng Panginoon yun sa atin, di ba mga kapatid? Alam naman natin yun sa Malakay na sabi niya, di ba, dalhin yung ikasampung bahagi sa kanyang tahanan. At sinabi niya rin doon na kung susubukin siya, bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos sa atin yung sagana ng pagpapala. Sino ba yung hindi gusto ng ganun, di ba? Na sa panahon ngayon na bansa natin naghihirap, maraming mga walang trabaho, maraming gusto natin tulungan, minsan ay nagkukulang din naman tayo, pero tinuturuan tayo ng Panginoon na ako yung unahin nyo. Ako yung unahin nyo, na ako ang magpo-provide ng lahat ng pagpapala na yun. At sinabi niya rin dito, di ba, sa 11 na hindi ko hahayaan sa lantain ng balang ng iyong pananim at mamumunga ng sagana ang iyong upasan. So, siya yung magpo-protect sa lahat ng blessings na meron tayo. Siya yung magpo-protect sa pamilya natin. Siya yung magpo-protect sa mga pangangailangan natin. At katulad rin ng nangyari dito kay Pablo na bagamat nakakulong siya, may mga churches na tumulong sa kanya. At pinatunayan lang talaga dito ng Panginoon na hindi niya pinapabayaan yung mga anak niya, yung mga lingkod niya. So, ano po natin to mga kapatid, muni-munihin ang Church ng Pilipos na talagang gawin rin natin ito sa panahon natin ngayon, na talagang tumulong tayo sa ating iglesia, lalong-lalo na kung tayo ay yung nabibless, 'di ba, spiritually, nakakatulong sa atin, nagmamature tayo, hindi lang physically, spiritually, kahit sa mga natin, decision natin sa buhay, tulungan natin yung iglesia na meron tayo, tulungan natin yung ating pastora, kung may pangangailangan, yung mga kapatid na walang trabaho, na tunay talagang naglilingkod sa Panginoon. Maging tunay na anak tayo ng Panginoon na talagang nagbibigay, na hindi lang nagbibigay, kundi talagang mula sa puso yung pagbibigay natin. And we know naman na lahat tayo pinanghanak, di ba, na walang dala-dala. And the Lord provide everything to us. So, marapat lang talaga na gamitin natin yung blessings natin para itaas ang Panginoon sa ating buhay. Di ba, sabi nga, whatever we do it to the glory of the Lord. So, isa nga rin sa tinuro sa atin ng Panginoon na hindi pwedeng pagsabayin yung pera at ang Diyos. Kailangan isa lang. So, talagang natin na ibigay sa Panginoon ang lahat, unahin siya yung first fruit ng crops natin, ibigay natin sa Kanya. And sabi nga, di ba, walang lugi pag sa Panginoon natin
tayo mag-iinvest o sa Panginoon tayo magbibigay ng mga kaloob sa atin. So, yun, wag po tayong mag-worry talaga. Tinuturuan tayo ng pag-aaral natin ngayon na do not worry about everything. The Lord provide for everything. Basta magtiwala lang po talaga tayo and we exercise our faith dahil ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng iyon. So, share ko lang po, sabi po dito sa Lucas 16:9-13. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na ang iyong tanggapin, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, ang mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, mag-invest lang po talaga tayo sa tahanan ng Panginoon at doon po natin mararanasan yung tunay na pagpapala. So, glory to God po sa gabing ito. At sa katanungan po natin ngayon, gabi mga kapatid, sabi po dito, ano at saan ka nakokontento at di nakokontento sa buhay? So, sa akin po mga kapatid, yung contentment ko sa oras na to, sa panahon na to, as I receive the Lord Jesus Christ, I'm always grateful na kung ano yung meron ako, kung ano yung nararanasan ko ngayon. Lagi akong nagpapasalamat sa Lord. May mga bagay ako na gustong i-aim sa buhay, pero mas tinuturuan ako ng Lord na makontento, magpasalamat kung anong meron ako, kung ano yung binibigay niya sa akin sa oras na to. Yung time, yung good health, yung tipong pagkising mo ng umaga, nakakakita ka, nakakalakad ka, yung nakakagawa ka ng mga normal na ginagawa ka mo. So, yung mga ganon, yung mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi, di ba, minsan makakita ka maraming hindi makaihi, hindi makadumi. So, ikaw na nagagawa mo yun. So, you must be contented. At lalong-lalo na normal tayo at nakakatulong ka pa sa pamilya mo, may trabaho ka. So, I'm very, very grateful sa Panginoon na instead of looking for something na maghanap pa ng iba, syempre, lahat naman tayo nag-i-aim ng much more pa, di ba? Sino ba namang hindi? Pero, the Lord teach me na magpasalamat kung anong meron ako, kung anong meron ako sa ngayon. And, alam ko naman na ang Panginoon, in His beautiful time, He will provide everything. So, lagi lang sa akin rin ni-remind ng Panginoon na magpasalamat kung anong meron ako ngayon. Yung meron kang nalalanghap na hangin, di ba? Hindi ka, wala kang sakit. May mga kamay ka na kayang kumalaw na hindi paspado. Yung mga ganon, yung mga maliliit na bagay. The Lord teach me to celebrate yung mga small wins, yung mga maliliit na moment. So, yun po. Doon po ako nakokontento sa buhay ko. And of course, contented ako dahil alam ko na the Lord protect me sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, na lagi siya nandiyan para sa akin. At doon sa hindi di nakokontento sa buhay, siguro yung di ako nakokontento sa buhay, in terms siguro mga kapatid, when it comes to to grow, to develop, to mature, yung gusto ko parang siguro matuto yung, although sabihin na natin caregiver tayo, pero ayokong ilimit lang yung sarili ko na ito lang yung gagawin ko. Parang I wanted to explore more, to learn more, to do something else
na kahit na ganito lang, ganito yung trabaho natin, parang I wanted to do something. So yung po siguro na hindi ako nakokontento na ito lang yung ginagawa ko na routine lang. So naghahanap ako ng ibang ginagawa para talaga mas mag-mature ako, mag-develop ako, mag-grow ako. And especially, syempre, para sa Panginoon, na sa lahat ng gagawin ko, laging sa kapurihan niya. So, yun lang po mga kapatid. At glory to God, alam ko pong marami rin pong revelation po sa inyo. At unahin ko na po si Sister Irene, sunod po si Sister Lorna. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po, Sister Demi. So, para sa akin po, yung kontento na po ako kung ano rin po yung meron ako na tinatamasa ko po ngayon kasi alam ko po na ito po ay biyaya mula po sa Panginoon. Yun nga po, as long as ang naipoprovide ko po yung pangailangan ng pamilya ko sa tulong po ng Panginoon. Nga po, natututunan ko po na magpasalamat sa anumang pong kaloob ng Lord. Kung ano man po yung meron, ay pinagpapasalamat ko po. Hindi na ako naghahangad, sabi nga ng higit-higit pa. Pero before, nung ako po ay wala pa pong hindi pa po masyadong nakakilala sa Panginoon, ay puro din po ako reklamo sa buhay. But salamat po sa Panginoon dahil unti-unti tinuruan niya po ako kung paano maging kontento at yun nga po, tinuruan din po ako na ipagkatiwala po sa Kanya yung lahat po ng panahon ng aking pong buhay at sa lahat po ng pagkakataon. At yun nga po yung pinanghawakan ko pong verse na Matthew 6:25-26 na kung yung mga ibon po hindi niya pinababayaan, so tayo pa ba, how much more tayo? At saka yung pong sa Hebrews 13:5 na sabi ko doon, if your lives free from the love of money and be content, sabi ko doon, with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Minsan ang kinu-quote lang po natin dito is yung I will never leave you or forsake you. Pero sabi po, keep your lives free from the love of money, sabi po doon, and be content, sabi po doon. So, yun, salamat po sa Panginoon. At ang hindi naman po ako kontento, yung halimbawa sa isang tao, pagka hindi ko po nasabi yung lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Parang ganun. Tapos, kung hindi ko po natatapos ng maayos yung aking pong trabaho sa buong maghapon, yun, hindi rin po ako nakakontento. At saka, honestly, hindi po ako din ako kontento. Yun nga po, kagaya ng pinag-uusapan namin kanina natin, yung pa na hindi makapag-cellphone sa isang araw. Pero hindi naman pwede sabihin na yung for social media, Facebook, ganyan din yan. Ano naman po, for yung purpose po nun is yung makausap po yung pamilya sa Pilipinas. So, yun po, ano pa ba? Yun din po, yung room for improvement para po sa sarili po. Yun. So, yun lamang po at sa Lord po ang papuri. Maraming salamat po at directo po sa lahat. Salamat po, Sister Irene. Glory to God po. At God bless. Sunod po si Sister Lorna. Magandang gabi, hapon po dyan. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon kasi sa pamagitan po ng kanyang salita ay talagang natuturuan po tayo na kung ano man niya po yung kalagayan po natin at ano po yung mga natatanggap po sa aking buhay, ay tinuruan po ako ng Panginoon na makontento po ako. At sa pamagitan po nito, kung ano po yung pinagkatiwala niya po sa akin, yun po yung ini-aim ko talaga na papalago po ito. Kasi ayoko pong, yung sa aking puso, ayoko pong madisappoint ang Panginoon dahil
sa bagay na ito, pinagkatiwala niya sa akin po itong bagay na ito. Tapos hindi ko ito pinag-ingatan or hindi ko binigyan ng value kung ano po yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya doon po ako nagkakaroon ng contentment sa pamagitan po ng kanyang mga salita. At doon po sa mga hindi po ako nakukontento ay kung yung kulang pa yung ginagawa ko pa po para sa Panginoon. Yung ayaw ko lang po na manatili lang po ako sa ganito, kundi nag-iindim po ako na dumating yung time na ako po ay mas marami pang maabot, mas marami pang magawa sa gawain ng Panginoon. Especially in giving, especially sa pag-share ng salita ng Panginoon, especially sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Yun po yung hindi nakukontento yung puso ko, hindi nakukontento yung isip ko na kapag may pinapagawa sa akin ng Panginoon na hindi ko tinatapos, doon po ako parang ang bigat-bigat at ang hirap na hirap ako. At saka talagang palagi po akong ginagambala or hindi ko pinapatahimik ng banal na espiritu po kapag hindi ko po yun nasusunod. At yung hindi pa rin po ako nakukontento sa mga na gagawin ko. Halimbawa, pag hindi ko po natapos yung bagay na ito, hindi ko po ito nagawa sa maghapon, especially kung may nakalagay na po ako sa mga gagawin ko, nai-stress na po ako. Gusto ko po talaga ay lahat ng bagay na ito ay matapos ko. At ayaw ko po na may pinapalampas ako na gawain na hindi ko natatapos. Yun po, at sa Diyos po ako purihan. Salamat po, Sister Lorna, sa iyong share at nga po. At yun, ipagkatiwala talaga sa Panginoon ng lahat-lahat. So, God bless po. And glory to God. Sunod po si Brother Bernie at si Ate Jen, Sister Jen. Magandang gabi po. Di ba po pwede si Brother Bernie? Si Sister Jen po muna. Pwede na ako, sir. Ayan. Oo, wala kasi. Sa akin po, generally speaking, nakakontento po ako sa araw-araw, bawat umaga na pagdating sa akin ng Lord. Sa hindi naman ako nakakontento ay hindi po ako nakakontento bilang alien po sa bayan ito kasi alam po naman natin na bawat galaw po natin ay limited kasi na may mga employer tayo. Kasi gusto ko kasi, siguro kung hindi ako o yung devil, mas productive pa siguro yung oras ko. Kaya hindi po ako nakokontento sa performance ko araw-araw. Yun po, magandang gabi. Salamat po, Brother Bernie. Yan nga po, yung mayroon tayong time limit. So, yun. Ganon din rin ako minsan. So, salamat po. God bless po. And si Sister Jen sabi niya po, mamaya na lang daw siya. So, sunod po si Nainimpa po. Magandang gabi po, Nainimpa. Salamat po. Sa akin po yung contento, kung ano man po yung pinagkakalog ng Diyos sa akin, pinapahalagang po po at nasisihan po ako. Sa mga maliit man po ito, malaking bagay. Salamat po dahil ng sa pag-anihay po nakakilala ako sa Diyos na naging ano po yung pinapahalagahan ko po yung ginagawa po ng kapwa ko sa akin at saka yung mga bagay na maliliit kung ano man po yung nasa sitwasyon ako mahirap ay natututo po talaga akong ipagpasalamat dahil ng ang iniisip ko po hindi po talaga ibibigay yun ng Panginoon di pagkakalog po hindi po natin ano kaya at saka alam po niya talaga yung ability natin sa ating buhay. Kaya, yun po, na lahat po ng
ano, maganda po talaga sa buhay din talaga natin eh, nakaranas po tayo ng hirap, yung mga naranasan natin, kumbaga doon po tayo natutong makontento at saka magpahalaga po talaga sa bahay. Yung po hindi ako nakakontento yung kapag po sa isang pamilya ko hindi ko po nakakausap, hindi po talaga ako makontento, kumbaga hindi ako mapakali. Gusto ko malaman po kung ano po ano nangyayari sa kanila, isa man po kung hindi ko man po makausap yung sa isa sa anak ko, tatlo po yung sa kanila o sa mga sa pamilya ko po ay hindi po talaga ako makakontento, hindi po ako nang tumitigil na malaman ko ano po yung sitwasyon ng kalagayan. At saka yung po yun trabaho ko kapag hindi ko po na natapos sa maghapon, hindi, ano po, hindi po ako nakontento. Ginagawa ko rin po yun kapag sa gabi para araw ng bukas, nakahanda na po. At saka hindi ko rin po nakontento ako kapag po hindi po ako nakapanalangin po sa Panginoon. Hindi ko man po ito magawa sa araw o sa gabi. Ano, basta yung ano, yung may time po talaga ako sa maghapon na kailangan po talaga ako lumapit sa Kanya. Hindi ko man po magawa ng tatlong beses isang araw. Ano, isa man lang po ay magawa ko. Yun po yung hindi po ako makontento kapag hindi po ako nakapanalangin po sa Kanya. Yun po yung nakuha ko po sa aking buhay. Maraming po salamat. Dahil nang sa tulong po ng grasya ng Panginoon, talagang ano po, tinuturoan po talaga at tinuturoan po niya talaga ako ng sa mga ganitong sitwasyon talaga ay kailangan po natin maging makontento at patuloy po magpaturo talaga. Maraming po, maraming po salamat. Amen po, Nay Nimpay. Yun nga po, hindi naman talaga pinagkakalob sa atin ng Lord yung mga bagay na hindi natin kaya. So, yun, salamat po, Nay Nimpay. At God bless po. Sunod po si Brother Ayo. Kung pwede po siya magsalita. Hindi po po pwede si Sister May Grace po. Magandang gabi po. Ito po mga kapatid. Yung question po, ano at saan ka nakokontento at di nakokontento sa buhay na ito? Kung sa buhay na ito, siguro. Kung sa buhay na ito mga kapatid, there will not, walang kakontentuhan ng mundong ito eh. Ang buhay na ito ay hindi po nakokontento. Kung yung general na pag-uusapan natin, hindi na ako kontento yung buhay na ito, yung buhay ko. Kasi everyday, sa everyday life, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. But we are striving to live life. Kasi hindi tayo kontento sa kung anong meron sa araw na ito. That's why we are working. Tayo po ay natututo, tayo ay nag-aaral, tayo ay kumakain, kasi we are not content kung ano yung ngayon. At yun po siguro, mga kapatid, and makukontento lang po siguro ako kung nasa piling na po ako ng Ama. Yun siguro yung pagiging magkakaroon ako ng contentment at yung fully contentment. At kung sa mundong ito, makukontento tayo dahil sa grasya po ng Lord. Makukontento ang bawat mananampalataya. Ako na mga mananampalataya tulad ng tinuturo po ng salita ng Lord na kung ano yung binibigay niya, kung ano yung meron na pinapagkaloob ng Lord, matutong makontento at gamitin ito para sa kanyang kalooban. Yun po mga kapatid, at God bless po sa atin po lahat. Salamat po, Sister Migration. Fully contentment sa piling ng Panginoon. Dahil sa mundo nga naman talaga na to, araw-araw, marami kang ano, kung sa social media lang talaga, di ba? Hindi ka talaga makokontento dahil may bago, kung doon ka titingin. Kaya marami nagkakaroon, di ba, ng depression tsaka anxiety. Pero salamat lang talaga sa Panginoon dahil sa Kanya,
nagkakaroon tayo talaga ng contentment by the grace of God. So, salamat po. At God bless po Sister May Grace. At meron pong chat po dito si Sister Irene. Sabi niya po dito, tsaka dagdag lang po ang biyaya po ng Lord ay sapat sa lahat ng panahon. Amen. And contentment can only be found in Christ alone. So, toda po, God bless. Tama po yun. Sa Panginoon lang po talaga natin mararanasan yung totoong contentment sa buhay. So, salamat po, Sister Erin. Sunod po si Sister Jane po. Pwede po siya magsalita. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Kung about po sa pagiging contento or not content, contentment or satisfaction, siguro po sa akin, in general na lang, para na lang sa lahat. Sa akin po kasi, more on gratitude na po ako ngayon. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong trabaho or case ng trabaho ng mga alaga natin. Gaya po ng sinabi ni Sister Grace, lahat naman talaga ng tao, wala naman talagang contentment. Palagi tayong naghahangad ng mas hihigit pa. Wala namang masama sa paghahangad na yun. Pero siguro, kung pag-uusapan yung tungkol sa trabaho, kapag hindi mo kasi na-enjoy kung ano yung ginagawa mo, palagi na lang walang kasiyahan. Palagi ka na lang naghahangad ng mas iba pa. Pero once kasi na napamahal ka, once na ini-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo, siguro matututo ka talaga na makontent ka. So, kung ako yung dati na Jay, palagi na lang talagang nagre-reklamo, palaging negative thoughts yung naiisip ko. Pero as of now na unti-unti na nakikilala ko si Lord, unti-unti na natututo ako, nalalaman ko kung ano yung mga salita niya. I'm more on gratitude na lang po talaga. And instead na pag may nai-encounter ako na hindi maganda, mas iniisip ko na lang na manahimik kesa magreklamo. So natutunan ko rin na iwasan mo na lang na ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kasi pag kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, talagang hindi ka rin talagang makukontento sa buhay mo. So more on positive attitude na lang. Kung ano yung itinatanim mo sa utak mo, yun din kasi yung nakikita sa personality mo. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun na lang yung pinag-iigihan ko pa para bukas. Yung parang kung ano man meron ako ngayon, whatever I have, lagi ko na lang iniisip na work hard. Pag-igihin ko pa para ma-achieve ko kung ano yung gusto ko. Yung parang do your job better, whatever the result, learn from it, and then improve. I-improve mo lang. Tapos, maging happy lang, maging masaya lang kung ano man yung something na meron ako ngayon. At maging masaya at kontento lang din na nakakapagpasaya ako ng ibang tao. Yun lamang po. Salamat po. Magandang gabi. Salamat po, Sister Jane, and glory to God. Yun nga po, maging mapagpasalamat sa lahat ng kung anong meron tayo. And yun, maging joyful, maging kontento, maging masaya sa mga regalo ng Panginoon sa atin. And naalala ko lang yung sa sinabi ni Sister Jane kanina kasi may nabasa ako na yung competition daw sa sarili. Yung sarili lang rin daw natin. Kasi kanina nabasa ko, the only you found only contentment in yourself when you found it in yourself. So hindi talaga natin makikita lahat ng contentment na yun sa mundong ito kung hindi talaga sa Panginoon lang talaga. So, salamat po Sister Jane sa inyo pong shinera. Glory to God po. At sunod po si Brother Roger.
Magandang gabi po. Hindi pa po pwede si Brother Roger. Si Sister Jen po muna. Hindi po pwede si Pastora Jess po. Pastora, magandang gabi po. Hindi po ba ako naririnig mga kapatid? O sadyang wala lang sila? Meron po, meron kayo, naririnig kayo. Sino pong pwede? Si Brother Roger? Ay, wait lang daw sabi niyo, Pastora. Si Sister Jen po. Okay, Arab to po, mga kapatid. Sa akin po, una po sa lahat, salamat sa Lord. At sa akin po, ano po yung kontento po ako sa ano man po yung mga nagkakalog po sa akin ng Panginoon. At niya po, niya po na ang Lord po talaga na ang Panginoong Hesus Kristo yun na ano talaga yung kontento ako sa dahil may Diyos tayo na talagang mapagmahal. At yun po, at contento din po ako sa lahat ng bagay na kung naman po yung mga inano ng Panginoon sa akin at na pinagkakaloob sa aming Panginoon. At sabi, contento po na siguro naman sabi ko na hindi ako contento kung dun sa mga wala, yung kapag wala akong ginagawa, hindi ako contento sa mga bagay na yon. At yun nga po na isa pa din po na gusto ko din po na marami pang matutunan sa buhay at yun nga po na at yun po na sa pag ano sa pag suporta yun na talagang pagsuporta pa na kailangan mo talaga magsuporta na nandoon yung kailangan mo talaga na dahil hindi ka kontento ko talaga wala kang ginagawa wala kang trabaho na kailangan talaga na may ano kami trabaho para ka makapagsuporta. Hindi ka makontento na yung pag hindi ka nakakapagsuporta yun sa akin. At yun po, at salamat lang sa Lord dahil nga po sa Panginoong Jesus na talagang kung wala po ang Panginoong Jesus, talagang yun, siguro wala pa. At salamat din po sa pagpapuri sa Diyos. Salamat po. Amen po, Sister Jen, and glory to God po sa inyong buhay. And sunod po si Brother Roger po, kung pwede na po siya. Gawin nawa tayo na palagi ng bayan na Espiritu ng Diyos. Amen. So, isip ko lang ang nabasa ko sa kapatid sa Philippians. Eh, hindi sa sinasabi ang tungkol sa kailangan. Sapagkat aking natutuhan ay ang masiyahan sa anumang kalagayang aking inarunan. Marunong akong magpapakumbaba at marunong naman ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kapusugan at maging kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatnat. Lahat ng bagay ay aking mag na nagpagpalakas sa akin ng pagpalita. So, at sa katanungan po, ano, eh, mula nang naging mananampalataya ako ng Diyos, sa natituro niya akong makontento sa lahat ng bagay. Dahil doon wala talaga akong kakontentuan sa buhay. Pero napakabuti ng Panginoong Diyos at
sa kanyang banal na salita, natuto ako maging makundento sa mga nais ko. Lahat naman tayo gusto natin tamasahin ang magandang buhay, mas lalo na sa pamilya. Mahal sa buhay. So, kaya iba at malaking pagbabago sa buhay ko. Nakikilala ko ang Panginoon Jesus sa buhay ko dahil tayong siya ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan ng buhay ko sa material, sa physical, maging sa spiritual. Siya ang common sa lahat ng mga isang nakamagandang ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu na nagbibigay niwasayang at kapayapaan sa isipan ko at puso ko. So, maging magalak tayo sa mga bagay na binibigay sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pagkatawa. So, pura sa Diyos po, patuloy po tayo. God bless po sa ating lahat. Sana po. Amen. Salamat po, Brother Roger. Yun nga po, tunay na magalak po tayo sa lahat ng mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. With thanksgiving po talaga. So, God bless po. Salamat po, Brother Roger. Sino to ba? Si Brother Ayong po. Pwede po kayong magsalita? Kung hindi po pwede, si, bago po kayo, Pastora, si Sister Meds po, may dadagdag po po kayo, Sister Meds. Wala na po, Ineng, to the... Salamat din po. Pastora Just na po. Ganda ang gabi po, Pastora. Narapto po sa lahat. Ano po, dun sa... ano sa tungkol dito sa issue ng contentment ay ano sa buhay ko kung saan na nakikita ko po yung pangangailangan ko at tinitingnan ko ito sa kung paano ko makukuha sa sarili kong ano sa sarili kong lakas ay nakikita ko po sa sarili ko na talagang kulang ang lahat ng ginagawa ko pero ang biyaya ng Lord ay sapat at ano po siya, mayaman po siya. Mayaman po siya sa lahat ng bagay at alam niya kung ano yung mga pangangailangan ko. Alam niya kung ano yung kalagayan ko. So iniisip ko talaga, pagka yun ang iniisip ko, nakakaranas po ako ng contentment. At lagi pong ano, lagi ko pong pinapaturo, pinapanalangin na turuan ako ng Lord na talagang mamuhay ng one day at a time. Kasi minsan po kasi namumuhay tayo ng iniisip natin kung ano yung nakaraan na nakaka-apekto sa ating pong future, sa ating present time at iniisip yung hinaharap na nagiging anxious sa lahat ng mga bagay at doon sa dito sa ating pinag-aralan sa earlier verses ng chapter 4 ng Philippians sinabi niya do not be anxious about anything but present your request to God with thanksgiving at kahit ang Panginoong Jesus nung nagturo po siya ng pananalangin sinabi niya na ganito kayo manalangin, di ba? Apart ng kanya pong pagtuturo tungkol sa manner ng panalangin ay yung sabihin, give us this day our daily bread. So, there is always a portion that comes from God in every day of our life. At ang kasama po dun ay yung pong pananampalataya. At mahirap pong mahirap pong mamuhay talaga na kasi sa akin nararanasan ko yon. Nararanasan ko at naranasan ko na mamuhay ng lagi pong anxious sa mga ano yung mga wala, yung gustong may at yung mga ano yung pressure ng mga nakaraan na hindi ko nagawa
na hindi natin nagawa ng nakaraan, nakaka-pressure yun sa atin. So, salamat sa Lord kasi, di ba sabi niya, give us this day our daily bread. At sinabi din ng Panginoong Jesus, yung worry ng bawat araw is enough for the day. So, salamat sa Lord kasi kung aalalahanin po natin kung paano po niya tayo ini-instruct, alam ng Lord kasi din na meron tayong merong attitude ang tao na hindi makontento o mag-worry sa buhay niya. At pag nagwo-worry po ang isang tao, ito po ay sign ng hindi pagkakontento. So, salamat talaga sa Panginoon kasi napakabuti niya. And wala na po talagang ibang pwedeng mag-instruct sa atin magturo na kung paano tayo makontento, kundi ang Panginoon lang. At sapat po ang Lord na siya po yung ibigin natin kasi sapat po siya sa lahat ng bagay. At habang lumalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon, ay mas makokontento tayo kahit ano yung kalagayan natin. Kagaya ng sinabi ni Pablo na kahit ano yung kalagayan ko, ay I have learned to be content. So, patuloy pa rin tayong mag-aral, mga kapatid. Mag-aral personal, manalangin sa Panginoon, magpaturo sa Banal na Espiritu lagi in every day of our life. So, yun po. At magandang gabi po. Salamat po, Pastora Justo. Yun, to share, yun nga, na we live one day at a time. Yung i-appreciate natin yung moment, yung kung anong meron tayo ngayon. So, yun. Salamat po, Pastora Jess. At kung wala na po akong nakalimutan, tayo ay manalangin na po, mga kapatid. Heavenly Father, Father Creator of Heaven and Earth, Panginoon, muli, Panginoon, itinataas po namin kayo sa oras na to. Nagpapasalamat po kami, Lord God, ng buong puso't mong kaluluwa sa inyo pong mga biyaya po sa amin, sa pagbibigay po sa amin muli ng buhay, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin, Lord God, ng kalakasan sa buong araw, sa buong maghapon. Salamat, Lord God, at pinagtipon-tipon mo po kami, Panginoon, sa oras na to upang mag-aral ng iyong salita. At salamat sa paggamit sa aming kapatid na si Sister Med sa pagbibigay sa kanya ng katalinuhan, Lord God, at puso, Lord God, sa pagpapagal sa pag-aaral na to. At salamat, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na nag-participate at nagbigay ng kanilang mga revelation, testimony sa inyo, Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa po namin pagkakamali sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Lord God, at pagkalinisin niyo po kami, Lord God. Muli ay kami po ay nagpapasalamat, Lord God, ang buong puso, Lord God, sa wala pong sawa ninyo, Panginoon, na pagtuturo sa bawat isa, Lord God, especially, Lord God, sa gabing ito na muli niyo na naman po, Panginoon, kaming tinuruan sa pamamagitan, Lord God, ng libro ng Pilipos kung paano ang tunay na pagbibigay, Panginoon. Wala nga po, Panginoon, ito sa kalagayan ng aming buhay, kung ano man po status namin, Lord God, kung kami po ay maluwal o hindi. Bagkos ito po, Panginoon, na bumula sa puso, Lord God, na bukas, Lord God, na magbigay sa aming iglesia, sa aming mga kapatid na nangangailangan, despite, Panginoon, ng aming mga kalagayan sa buhay. Salamat, Lord God, na naging eye-opener po itong pag-aaral na to, Lord God, upang magpatuloy po kami, Lord God, na magbigay, Lord God, sa iglesia na aming kinabibilangan, tumulong sa aming kapwa, hindi lang po sa aming pamilya, Panginoon. At unahin po tunay ang inyong tahanan, Panginoon, to your glory, Panginoon. Wala nga po kami, Panginoon, kakayanan na sa mundong ito, Lord God, kung wala kayo. You truly, Lord God, you are God who provide everything, our strength, our life, Panginoon. At wala po kami karapatan, Lord God, na hindi po maibalik, Panginoon, sa inyo ang nararapat na kaloob sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagtuturo po sa amin ngayong gabi na magbigay, Panginoon,
sa iglesia, Panginoon. At nawa po sana patuloy na gamitin niyo, Panginoon, ang bawat kapatid, ang bawat isa na magkaroon ng tunay na puso, Lord God, na magbigay at tumulong, Lord God, sa mga kapatid at sa iglesia na meron kami. Lord, thank you so much, Lord God, at nawa po sana patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng kalakasan, Lord God, sa aming buhay. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng totoong contentment, Lord God, sa buhay na meron kami. Tunay na magpasalamat kami, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na buhay na inyo pong binibigay sa amin, Lord God. At kung ano man po, Panginoon, yung mga aming alalahanin sa araw-araw, Lord God, tunay po, Panginoon, na ipagkatiwala po namin sa inyo. Ito, Lord God, sa mga kapatid po namin, Lord God, na may mga pinagdadaanan, Lord God, sa oras na to, sa financial man, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, at maging Panginoon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami, Lord God, ng totoong kapahingahan mula sa inyong Panginoon. Bigyan niyo kami, Lord God, ng tunay, Lord God, na pagtitiwala, Lord God, na isusurrender namin sa inyo lahat, Lord God, ng aming mga alalahanin. At kayo yung tunay na magbibigay sa amin, Lord God, ng kasagutan at kapahingahan, Lord God, sa lahat ng ito, Lord God. Truly, Lord God, you are God who have a greater plan para po sa amin, Lord God. Marapat lamang po, Panginoon, na pagkatiwalaan po namin ang inyong salita. Yung inyong salita na kailanman ay hindi, Panginoon, na nawawasa, kailanman na, Panginoon, na hindi nagbabago. Lord, as you said, Lord God, that you have a better plan for us. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and future. Lord, nagkakatiwala po namin sa inyo sa oras na to, ang aming buhay. At kayo po, Panginoon, yung tunay na kasagutan sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Thank you to the Holy Spirit na tumulong po sa amin ngayong gabi. At salamat sa Panginoong Jesus na nagbigay sa amin ng buhay upang muli po namin makapiling kayo, Panginoon. Lord, kayo po ang itinataas namin. Kayo po ang pinapasalamatan sa lahat. Glory to God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Layla to. Layla to po.